Hi guys, welcome to Shilo's channel. Dito tayo ngayon para i-unbox itong bago kong nabiling wifi router. Nabili ko ito sa Lazada worth 15,015 pesos. Bumili ako nito dahil sobrang hirap ng internet dito sa lugar namin. Nasa Cebu ako, Cebu province. So talagang mahina yung signal. Yung gamit ko dito is yung Globe na plan na 1299, pero sobrang hirap, matagal mag-upload ng video. Yung plan ko is up to 5 Mbps, pero yung bigay ni yung masasagap lang niya is hindi aabot ng 1 Mbps, or minsan nga nasa 0.60 yun. So ito ya siya guys, ito yung bago nating nabili, Huawei 5G CPE Pro. So ito guys is 5G ready na, so compatible na siya sa 5G network, pero sa area namin is 4G lang dito. So ito siya guys, naka-seal pa. So ito na yung binili ko para kung sakaling mag-upgrade si Globe or si Smart dito sa area namin na 5G, so ready na yung modem ko, no need na mag-upgrade pa, bibili ng bago kasi 5G ready na siya. So marami akong nababasang review dito na malakas dito makasagap ng internet. So try natin itong kung totoo ba kahit nasa province. So buksan natin. Quick guide, user manual niya. So, kung paano ikabit, paano yung installation, nandito lahat. At ito yung adapter niya. So yung adapter niya is autovolt. Autovolt na siya. 100 to 240 volts. So maputi, sobrang puti ng wire. At meron siyang free na LAN cable. Yun yung LAN cable. So ano pa? Wala na, yun lang, ito lang yung tatlo. Ito lang yung tatlo kasama sa package. So tingnan natin itong modem nya, yung router mismo. So meron syang nakalagay na 5G sa ibabaw. Dito yung tatatak yung 5G, ilaw 4G, kaka yung wifi. Dito naman yung siguro ito yung kung need mo ng outdoor antenna, dito mo ikabit, I'm not sure. Yung power button, power input, dito yung connect yung adapter. At dito yung isasaksak yung SIM card. So yung compatible SIM niya is nano SIM lang. Dito yung isasaksak yung SIM. So kung sakaling makakalimutan yung password, i-reset lang. Pero nandito ko naman yung mga password niya. Sakali lang kung i-change mo tapos nakalimutan, so dapat i-reset para ma-restore. So ito siya guys, medyo malaki. Malaki yung body niya. Pero maganda tingnan. Premium look. Ito na yun siya. So
So try ko mamaya, tapos i-speed test natin kung malakas ba. So ang gagamitin natin na SIM is Sun 5G ready. So ito na siya guys, nakasaksak na yung SIM card ito. So meron siyang light indicator dito kung ano yung signal na nasasagap. So 4G, so umiilaw yung 4G. 5G, so hindi pa 5G yung area namin, so naka-off siya. Tapos yung wifi naka-ilaw, mayroon siyang ilaw sa bandang harap na parang sky blue. So meron din siyang app, i-download lang. So dyan lang, so pwede mo siyang i-connect sa apps, pwede mo rin i-check yung network signal sa area kung malakas ba. So ito yung app niya na ma-detect kung gaano kalakas. Ito yung result niya, 3 star lang, 65. So hindi gaano malakas yung signal dito sa area namin. So meron na siyang, makikita mo rin yung mga messages sa SIM. So try natin i-speed test. So naka-speed test ako kanina. Ito yung 17.3. So speed test natin agad ulit. So ito siya guys, umabot siya ng 11, 12. Dati ano lang eh, 0.30. so kahit messenger ayaw makasend, hirap makasend, kaya tinataman ako mag-upload ng video dahil sa internet namin dito. So test natin ulit. So nakakuha siya ng 15.5. So malaki yung improvement niya compare sa modem na pre ni Globe. Pero yung gamit ko dito is smart, hindi yung sa Globe kasi nakakap yun na 5 Mbps lang. Test natin ulit. Guys, malaki talaga yung improvement niya. Malaki yung improvement sa internet connection. So naka-upload na akong maraming videos nito. So balik tayo sa apps. Kita mo sa apps yung news. So hanap tayo ng signal ulit. Transfer natin. So ayun, nakakuha ng 70. Ito yung ibang advanced settings niya. Ito, so advanced settings niya, baguhin nyo lang kung meron kayong nalalaman kung paano baguhin. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Please click subscribe dahil marami pa tayong i-unbox. Ito lang sa Shilos Channel.